Ulila na sa mga magulang ang magkapatid na Dalia at Danica. Pareho silang hindi makausad sa pagkawala ng ama at ina. Hindi normal ang naging kamatayan ng mga ito. Pinatay ng aswang ang kanilang nanay at tatay. Nakatakas lang ang magkapatid. At sa ngayon, ay palaboy-laboy sa kalsada. Ate, sino nanay at tatay? Pinatay sila ng aswang. Huwag kang umiyak, Danica. Ayaw ng mga magulang natin na makita kang malungkot. Maging masaya na lang tayo na nakaligtas pa sa kapahamakan. Hindi mo lang naawang nilalang na yun sa kanila? May mga nilalang talaga na hindi nagagawang pakausapan, Danica. Kaya huwag na huwag ka magtitiwala sa mga aswang. Ate, nagugutom na po ako. Para na ngayon, wala na si nanay at tatay. Saan pa tayo pupunta? Huwag ka mag-alala, Danica. Nandito naman si ate. Hindi kita pababayaan. Hindi ko po alam kung bakit nangyari kay nanay at tatay ang ganoon. Ang sama ng mga aswang, hindi man lang sila naawa sa atin. Alam kong mahirap, pero kailangan mong maging matatag, Danica. Hindi naman kita iiwan eh. Nagyakapan na magkapatid at kanya-kanyang punas ng kanilang luha. Matamlay nilang pinagmamasdan ang mga sasakyan na paraon at parito sa kanilang harapan. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Ang nasisiguro nila, hindi na sila babalik pa sa pinanggalingan. Baka kasi kapag bumalik sila sa kanilang tahanan, matuklasan nilang naroon pa ang mga aswang at inaabangan sila. Sa katunayan, hindi lang naman ang pamilya nila ang biniktima ng mga ito. Maging ang ilang kapitbahay din nila ay nasaktan at nabiktima. Marami sa kanila mga kaibigang bata ang naulila din at hindi nila alam kung saan na nakarating ngayon. Halika, pumunta tayo sa mga kabahayan yon. Subukan natin maghanap ng makakain para kasi may natatanong akong kainan, oh. Pero ate, wala naman po tayong pera. Nakalimutan mo na ba? Tumakbo lang tayo at niwalang suot na tsinelas. Baka po itabi lang tayo. Huwag ka mag-alala. Susubukan natin na makiusap muna. Basta, sundar mo lang ako. Kasalo ko yung nasa malaking kalsada ang magkapatid. Iilan lang ang mga nakikita nilang palakad-lakad sa paligid. Ilan sa mga tao ay galing sa bayan. Ang iba naman, papunta pa lang sa mga tindahan. Sumabay sila sa isang matandang babaeng naglalakad papunta sa isang kainan. Titingin-tingin doon ang magkapatid. Tila ba naghihintay na baka may mag-alok sa kanila ng mga kakain. Pero lumipas na lang ang mahabang oras ay wala pa ding nangyayari. Na hindi malalagkawang gawa ang ibang mga tao na talagang nakikita nila ang ginagawa nilang pagpapapansin. Ano kaya kung manglimus tayo para magkapera tayo at may maibili tayong kahit tinapay man lamang? Naku ate, ayoko, nahihiya po ako. Baka po hindi tayo bigyan, sabihan pa tayo ng manloloko. Kapag inuna mo ang hiya, magugutom tayo. Gusto mo ba yun? Halika na! Lumipat ang magkapatid sa kabilang establishmento. May nakita ulit silang kainan. Mas mabangong niluluto doon at mas masasarap. Lumapit pa ang magkapatid sa sosyaling kainan. May mga taong naglalabas-masok sa higanteng pintuan nito. May salaming dingding, kaya nakikita nila kung ano ang kinakain ng bawat parokyano. Diniin ni Dalia ang kanyang mukha sa salamin. Alam niyang napapansin siya ng ilang mga parokyano, pero hindi siya nito nililingon. Mas lalo tuloy naglaway ang kawawang bata habang nakatitig sa mga nakaing pagkain. Ang bango na kinakain nila? Kahit may haring na salamin, nalalanghap ko ang mga ito. Ate, nagugutom na po ako. Ako din naman, Danica. Kaso lang, parang ang hirap hinga ng tindahang yan. Sana po, maawa naman sila sa atin. Halika, maghanap tayo ng paraan. Subukan nating pumasok. Baka may mabubuting tao sa kainan na pwede nating hinga ng makakain. Sige po ate, gutom na talaga ako. Parang hindi ko na magawang maglakad pa ng malayo. Pumasok nga ang magkapatid sa loob ng kainan.
napapapikit ang dalawa habang nalalanghap ang mabangong amoy ng pagkain. Nilibot nila ang paligid at marami na ang nakakapansin sa kanila. Hindi nagustuhan ng serbedora ang ginagawa nila. Kaya naman palihim silang nilapitan at sinita. Tinakot sila na ipapakaladkad sa pulis kapag hindi umalis ng kainan. Nakipagdebate pa nga si Dalia. Ginawa ang lahat para lang kauwaan sila ng ginang. Pero alang serbedora, kahit mga tiritirang pagkain nilang po ang ibigay mo po sa amin, malam na nilang po ang tiyan namin. Maawa na po kayo. Kagabi pa kami hindi kumakain. Kahit maghugas na lamang kami ng pinggan bilang kabayaran po. Sa labis nilang pagkagimbal, nagalit lang ang serbedora sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nitong dinuro sila. Sinubukan silang kaladkarin palabas, ngunit gumawa ng eksena si Dalia. Umakto siyang nasaktan sa paghila ng ginang. Napalingon tuloy sa kanila ang mga kumakaing parokyano, kaya medyo napahiya ang babae. Ilang sandali pa, lumapit ang isang matandang ginang sa kanila. Mia, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinagagalitan ng mga batang yan? Hindi mo ba alam na malis yan sa negosyo natin? Nagpaliwanag ang babaeng serbedora sa kanya. Napatingin naman si Nadalia sa dalawa. Tadtad ng alahas ang ginang na bagong dating. Halatang maimpluwensya itong tao, kaya naman napahawak siya kaagad sa braso ni Danica. Kung sakali man na hindi umayon sa kanila ang pagkakataon, malamang sa malamang ay ipapakaladkad sila sa alagad ng batas at ipapakulong na ayaw nilang mangyari. Kailangan na nating umalis. Baka ipakulong nila tayo. Mukhang hindi maganda ang tingin sa atin ng ginang. Ikaw kasi ate, sabi ko naman sa'yo hindi pa, huwag na tayong pumasok. Ayan, parang tayo pong nakasira ng araw nila. Hindi ko naman alam na ganyan palang matandang serbidora. Kay bait na kasi sa mga kumakain. Tapos dito sa atin, napakasuplada niya. Natural lang naman na maging mabait siya, hindi pa? Panik, kailangan niyang asikasuin ang mga parokyano niya. Hindi naman po tayo parokyano ate. Wala nga tayong pambahit po eh. Nakakainis naman sila. Ipagdadamot pa nila kahit tira-tira na nga lang ang hinihingi natin. Basta ate, alika na po. Bago pa nila tayo mapansin, maghanap na lang tayo ng ibang malalapitan. Sinamantala na magkapatid na nag-uusap pa ang dalawang babae, kaya agad silang tumalikod. Subalit nakita sila ng ginang na may maraming alahas. Nagmamadali silang tinawag ng mga ito at hinabol. Mga bata, sandali. Huwag muna kayong umalis. Hala, tinatawag tayo ng matandang babae. Paano yun ngayon? Ate, natatakot ako. Baka ipapakulong ninyo tayo. Huwag kang matakot. Kapag napansin natin na may ginagawa siyang hindi maganda laban sa atin, tumakbo na kaagad tayo. Oh, makang iiwan ate ha? Oo naman, hindi kita iiwan. Basta kapag sinabi kong takbo, kumaripas ka kaagad ng takbo ha? Apo ate? Isa? Dalawa? Sandali lang mga bata, hindi ko naman kayo sasaktan. Kailangan ko kayo makausap. Napahinto sa tangkang paghakbang ang dalawang bata. Dahan-dahan na lumingon kay Aling Rosa at halatang kinakabahan. Hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Pasensya na po, Ali. Aalis na po kami. Bakit naman kayo aalis? Hindi naman ako nagagalit. Ihihingi po kami ng paumanhin, Ali. Pasensya na po sa kalapastanganan namin at gumawa pa kami ng eksena sa inyong kainan. Nagugutom lang po kasi kami, kaya naglakas loob po kami ng humingi sa serbedor ng pagkain, kahit ang tira-tira lang po. Hindi naman ako nagagalit mga bata. Nakita nilang may luhang namuusa sa mga mata ng ginang, kaya agad silang napaatras. Iniisip ng magkapatid kung saan banda sila nagkasala. Pagkuway sabay pang lumuhod sa ginang, nalabis itong ikinabigla. Teka lang, mga iha. Huwag ninyong gagawin yan.
Ayokong makitang nagmamakaawa kay sa akin. Ako ang may-ari ng kainang ito. Kaya ako ang magdedesisyon kung anong maganda nating gawin. Pinatayo sila ng ginang at iginaya sa isang bakanteng mesa sa dulo. Inutusan niya ang serbedora na bigyan ng masasarap na pagkain ng magkapatid. Kaya naman nanginginig ng tumalima kaagad ang babae. Hindi matiyak ni Dalia kung namamalikmata lang ba siya o ano. Pero tila ba nakita niya nagbago ang itsura ng matandang babae at nalilisik pang nakatingin sa kanyang serbedora. Bumaling sa kanila ng tingin ng babae. Mga ineng, ako nga pala si Aling Rosa. Ano naman ang mga pangalan ninyo? Ako po si Dalia. Ito naman po nakababata kong kapatid na si Danica. Uli na lang po kami sa mga magulang namin. Tama po yung Aling Rosa. Kagabi po, inamatay ang mga magulang namin. May pumatay po sa kanila at nakatakbo lang po kami. Automatikong nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Bumukas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tila ba hindi makapaniwala na makakakita pa siya ng mga batang kagaya ni Nadalia at Danica na maaga palang naulila sa mga magulang. Ano? Kawawa naman pala kayo. Gusto niyo bang isumbong natin sa pulis ang nangyari sa inyo? Hindi naman po maniniwala ang mga pulis sa sasabihin ko, Aling Rosa. Iisipin po nila na baka nababaliw na po kami. Walang sino man na magpapadala sa isusumbong namin. So, nasa liblib na lugar po ang bahay namin. Malayo-layo na po kasi ang natatakbo namin. Kapag bumalik po kami doon, baka po saktan kami ng aswang. Tama po. Malakas po kasi ang pakiramdam namin na hinihintay kami ng aswang doon. Ang ibig sabihin ba niyan? Wala na talaga kayo matpupuntahan. Wala na po, Aling Rosa. Kapag hindi naman po kasi kami umalis sa lugar na yun, baka po babalikan kami ng aswang. Sayang naman po ang pagsasakripisyo ng buhay ni nanay at tatay kung babalik po kami doon at ipapahamak ang mga sarili namin. Huwag kayong mag-alala. Ako man ay hindi din papayag na mapahamak pa kayo. Kung gusto ninyo, sa bahay ko na lang kayo manatili, aampunin ko kayo. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang bata. Tila ba nakatagpo ng panibagong kakampi sa katauhan ni Aling Rosa? Natitiyak nila na hindi sila pababayaan ito. Papayag po kami. Apo Aling Rosa, susama na po kami sa inyo. Kung gayon, bilisan ninyo ang pagkain at uuwi tayo kaagad sa bahay. Maraming salamat po. Pagkakain nila, sandaling pinasyal muna sila ng matanda sa buong kainan. Mukhang pala kaibigan si Aling Rosa. Matulungin at mabait. Marami kasing kumakaway sa kanila. Karamihan ay mga pamilya at mga babaeng may kasamang bata. Ang dami po palang kaibigan ni Aling Rosa, ate. Oo nga, no. Siguro dahil mabait siyang tao. Halikay mga bata, pupunta naman tayo sa kusina. Iginiyas sila ng matanda sa kusina. Doon may ilang empleyado silang nakikita na nagluluto ng tsatsarong balat at atay. Kay bango nang nalalanghap nila. Kaya kahit katatapos lang nilang kumain, parang nagugutom na naman sila. Ate, naiihi po ako. Teka lang, magpapaalam lang ako kay Aling Rosa. Nako, dito ko nalang magbanyo para malapit ka sa amin. Salamat po, Aling Rosa. Pumasok sila sa isang tila opisina. Doon na naghintay si Nadalia at Aling Rosa. Mabuti na lang, kaagad na naisagawa ni Danica ang pagbabawas. Ang kaso lang, maghuhugas na siya ng kamay. Nagulat siya dahil sa pagpihit niya sa gripo. Wala namang lumabas na tubig. Sa halip, may parte ng dingding ang bumukas na tila ba pintuan. Ala, ano kaya meron dito? Napaatras ang kawawang bata. Nang malanghap ang malangsang dugo mula sa loob, alam na niya kaagad na hindi ito normal na amoy lang, lalo na't kagagaling lang nila sa pagtaka sa kanilang tahanan.
kung saan ganong klaseng langsa din ang kanilang nalalanghap. Nakakatakot naman. Parang may kakaiba sa lugar na yun. Danica, halika na. Apo ate, nandiyan na po. Paano? Aalis na ba tayo? Sigurado ako na matutuwa kayo pagdating sa bahay natin. Kagaya nga ng ipinangako sa kanila ni Aling Rosa, isinakay sila sa kotse ng matanda saka umuwi sa bahay nito. Hindi naman pala kalayo ng tahanan nito sa kainan. Mga ilang minutong biyahe lang ang ginuwol nila. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng napakagandang taniman. May mga bulaklak at nakakamanghang halaman. Tuwang-tuwa ang dalawa nang tuluyan na nga silang makapasok. Si Danica na kanina ibalisa, nakalimutan na ang tungkol sa nakita at nalanghap sa banyo ng kainan. Ang ganda! Ang lawak, ate. Mukhang tuwang-tuwa kayo rito. Ngayon lang po kami nakapasok sa ganito kagandang bahay, Aling Rosa. Kung gayon, natutuwa akong makita na nasihan kayo. Iginiya sila ng ginang papunta sa loob pa ng kabahayan. Napakaraming silid. May malawak pang sala at malaking kusina. Nagtataka lang sila dahil mukhang nag-iisa lang doon si Aling Rosa. Wala po ba kayong kasama sa inyong bahay, Aling Rosa? Wala, iha. Matagal na ako nag-iisa. Wala naman akong asawa at anak. Gusto mo po ba? Kami na lang po ang kasama ninyo dito sa bahay mo po. Lubos kong ikakagalak yan, mga iha. Sige, pumapayag ako. Niyakap ni Aling Rosa ang dalawang bata. Ngunit habang nakatalikod sa kanya ang mga ito, isang nakaririmarim ng gisi ang iginawad niya sa kawalan. Ito ang pinakamagandang swerte sa lahat ng biyayang natanggap niya, ang pagkain na mismong lumalapit sa kanya. Bago nga pala tayo kumilos para sa ibang bagay, maipapapirmo muna ako sa inyo. Tumalikod sa kanila ang matanda at may kinuha sa isang lagayan. Isa yung papel na may mga nakasulat. Nagtatakang napatingin sa kanya ang dalawang bata. Halika kayo mga iha, kailangan ninyong pirmahan ang mga papel na ito. Hindi po ako marunong na magsulat, Aling Rosa. Para saan po yan? Isang kontrata. Bakit po may kontrata, Aling Rosa? Kailangan natin ito para makasiguro na hindi niyo ako iiwanan. Kailangan pa po ba yun? Hindi naman po kami haalis hanggat mabuti po ang pakikitungunan niyo sa amin. Walang nagawa ang magkapatid, kundi ang hayaan si Aling Rosa na igiya ang kanilang kamay. Ngunit nagulat sila nang hindi lapis ang kanilang ginamit sa pagperma, kundi ang sarili nilang dugo. Nang makitang tumatak na ang pulang likid sa papel, ay bilis na sumaya ang mukha ng ginang at kaagad silang hinawakan sa magkabilang kamay. Halina kayo, iatid ko kayo sa inyong magiging higaan. Maraming salamat po, Aling Rosa. Iginiya sila ng matanda papunta sa higaan nila. Isang malawak na silid na puro rosas ang kubrekama. Salamin ng bintana at maaliwalas. May sariling banyo at may malaking frigider na kung saan ay may mga nakahanda ng pagkain. Manghang-mangha ang magkapatid. Dito na kayo mananatili mula ngayon. Ngunit isa lang ang pakiusap ko. Huwag kayo malikot. At kung maaari, kumain lang kayo ng kumain. Ang bait mo naman po sa amin, Aling Rosa. Oo nga po. Maraming salamat po sa inyo. Ginagawa ko lang ang tama, mga iha. At may mga konting batas lang akong ipapatupad sa inyo habang naririto kayo. Maaari ba? Kasama ito sa pinirmahan ninyong kontrata. Opo naman, Aling Rosa. Asahan mo po, nasusunod kami ng kapatid ko. Lahat naman po ng ipapakiusap ninyo sa amin ay gagawin at susundin po namin. Kung ganoon, gusto ko lang sabihin sa inyo na bawal kayong lumabas.
Narito na sa kwarto ang lahat ng bagay na kailangan ninyo. May telebisyon. May radyo. Kung nais ninyo makinig ng mga drama. May kwaderno at iba't ibang kulay ng lapis. May mga libro at kung ano-ano pang laruan. Walang rason para kayo ay lumabas at mapagod. Ayoko nang pinagpapawisan kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Apo, Aling Rosa? Naiintindihan po namin, Aling Rosa. Kung gayon, maiwan ko na kayo. Pwede kayong maligo at magbihes. Marami magagandang damit sa kabinet. Mamimili lang kayo at ako ibabalik pa sa aking kainan. Maraming salamat po, Aling Rosa. Huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi, pag-uwi ko, dadalhan ko kayo ng mainit na ulam. Kay buti po ninyo sa amin, Aling Rosa. Ngiti lang ang isinagot ni Aling Rosa at tinalikuran na sila. Hindi na din ito kinandado ang pinto, kaya ang dalawang bata na lamang ang nagsara noon, nang silang dalawa na lamang ang nasa loob ng silid. Tuwang nagyakapan ang magkapatid. Hinalungkat nila ang mga magagandang damit at gamit, kumain at nagtatatalon-talon sa malambot na kama. Ang galing? Mayaman na tayo? Oo nga, ang bilis nating nabiyayaan, no? Kaya dapat, maging masunurin tayo kay Aling Rosa, ha? Huwag natin siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Apo ate, tatandaan ko po yan. Nanatili nga sa kanilang kwarto ang magkapatid hanggang sa sumapit ang gabi. Nagulat na lang sila nang may kumatok sa kanilang pinto at nakilala nila ito bilang ang serbidora sa kainan. Binati ito ng magkapatid pero hindi ito sumagot sa kanila. Sa halip, nagpaabot ng balita ang ginang na kailangan nila mag-ayos at sa hapagkainan kumain ng hapunan. Sabik na naghanda ang magkapatid. Kahit papaano, kampante ang kanilang pakiramdam. Sa katunayan, magkahawa kamay pa ang dalawa nang bumaba sa unang palapag ng kanilang tinutuluyang bahay. Natanaw nila si Aling Rosa na nakaupo na sa isang parte ng hapagkainan at naghihintay na sa kanila. Magandang gabi mga bata. Magandang gabi po Aling Rosa. Kamusta ang araw ninyo sa aking tahanan? Ayos lang naman po Aling Rosa. Ang saya po, ang dami pong laruan. Mabuti naman at nagugustuhan niya dito, mga iha. Nandito na po yata ang lahat ng kailangan namin, Aling Rosa. Kumpleto na po. Oo naman, lahat ng kailangan ninyo. Hindi na kailangang hanapin sa labas. Kaya sana, magustuhan ninyo ang manatili sa aking bahay. Pinagsilbihan sila ng serbidora. Ito din pala ay katulong ni Aling Rosa. Halos nga hindi sila nito hinihiwalayan ng tingin. Pansin naman ni Dalia, hindi rin nalalayo ang mga sulyap ni Aling Rosa sa babae. Tila ba nakamatsyag din ito? Kaya naman kailangan nilang abalahin ang sarili sa pagkain. Tingin nila kay Aling Rosa, istrikta at ayunang malikot sa pagkainan. Sa wakas ay natapos din naman ang hapunan, kay sarap ng kanilang kinain. Sinigang at adobo. May kasama pa itong hinog na mangga para sa panghimagas. Ni hindi na sila pinagugas ng pinggan ng ginang. Literal na buhay prinsesa ang dalawa. Mia, pakihatid ang mga bata sa kanilang silid. Tsaking sila ay maliligo at magpapahinga na pagkatapos. Ayokong mapagod ang dalawa nang sila naman ay tumaba kaagad. Nakuha ng huling sinabi ni Aling Rosa ang atensyon ni Dalia. Gusto nito na tumaba raw sila. Para saan? Hindi nakatiis. Hinarap niya ang ginang. Mawalang galang na po, Aling Rosa. Bakit po kailangan kaming patabain? Tinatanong pa ba yan, iha? Siyempre, gusto kong maging maayos ang inyong itsura, maging malusog. Yun po palang ibig sabihin ng sinabi mo po. Pasensya na po, iba po kasi yung pumasok sa isip ko eh. Si ate kasi, ang dami-daming tanong, alika na nga po. Pumasok na sila sa kwarto at sabay pang naligo. Sinuot nila ang mga komportable na pangtulog at nahiga na sa kama habang nanunood ng palabas sa telebisyon.
Ilang oras din silang nagbabad at hindi naman sila makakadistorbo dahil hininaan lang nila ang panonood. Nakatulog na si Danica nang mapagpasya ni Dalia na patay ng telebisyon. Saktong sasampa na sana siya sa kama nang may marinig na ingay mula sa kabilang kwarto. Kinilabutan si Dalia. Sa pagkakaalam nila, wala namang ibang tao roon. Dahil kapag umaalis si na Aling Rosa at Aling Mia, ay dadalawa lang sila ni Danica na naiiwan doon. Paano may naulinigan siyang ingay? Anong ingay kaya yun? Gusto kong malaman. Ang kaso lang baka pagalitan ako. Pero wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Patiyad na lumabas ng kwarto si Dalia. Maingat ang kanyang mga hakbang. Halos hindi na nga siya humihinga. Hanggang sa makalapit siya sa pinakaunang pinto na kanyang nakita. Nakaawang ito, kaya sinubukan niyang sumilip. Nagulat siya dahil may nakahiga ding bata sa kama at mukhang umiiyak. Gusto niya sanang lapitan ito. Ang kaso lang, nakarinig siya ng mga yabag paakyat sa kinaroroonan niya. Dahil sa takot, dali-dali siyang bumalik sa kanilang kwarto at nanatili sa may pinto. Sumilip siya at nakita si Aling Rosa na kasunod si Aling Mia na may dalang sako. Sige na, igapos na yan bago pumagising ang mga bata sa kabilang kwarto. Narinig ni Dalia ang paglakas pa ng iyak ng kawawang bata. Pero nakaramdam siya ng takot na kapag magpakita siya sa mga ito, madamay siya sa kung ano man ang pinagpapaplano ng dalawang matanda. Wala siyang nagawa kundi ang tumabi kay Danica at maghintay ng ilang sandali. Nang wala siyang maulinigang ingay, muli siyang bumangon at kaagad na nayugyog si Danica. Danica, kumising ka! Ate naman? Magpatulog ka naman po kasi, inaantog pa po ako eh. Mamaya ka na bumalik sa pagtulog. Inis na bumangon si Danica, kinusot-kusot ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ate. Hindi niya alam kung bakit tila babalisa ito, kaya kailangan niyang alamin din ang dahilan kung bakit hindi ito nakatulog. Ano po bang problema, ate? Akala ko kasi tayo lang ang nasa bahay na to, Danica, pero nagulat ako na may makitang bata sa kabilang kwarto. Umiiyak siya at pinuntahan nga ngayon nila Aling Rosa para dalhin ng sako. Nakakatakot naman yan, ate. Totoo ba yan? Oo, kitang-kita ko. Pero wag na muna tayong lalabas. Mamaya na. Tuloy ay hindi nakatulog sina Danica at Dalia dahil sa labis na tensyon. Gusto nilang punta ng kawawang bata pero natatakot sila. Kahit hindi pa nila nakikita na galit si Aling Rosa, alam nila na masama itong suwayin. Kaya hanggat maaari, kailangan nilang ipakita na sinusunod nila lahat ng utos nito. Kinaumagahan, pumasok si Mia sa kanilang silid, dala ang masasarap na agahan na hindi nila akalaing matitikman nila. Oh, ang sarap ng agahan natin, ate. Oo nga, may itlog, bacon at hotdog pa. Tapos, may juice at may kanin. May slice bread pa at mga palaman. Inutusan sila ni Aling Mia na kumain ng kumain hanggang sa mabusog. Kaya naman ang maalala ni Dalia ang batang nakita sa kabilang kwarto. Naisip niyang ipagtanong ito. Ah, Aling Mia, may narinig po akong batang umiiyak sa kabilang kwarto. Hindi po tuloy akong makatulog. Sino po yun? Natigilan sa kanyang tinuran si Aling Mia. Hindi ito nakasagot kaagad. Pero nang magawa nito magsalita, nagpaliwanag ang babae na nakikinig daw siya ng radyo at baka yun ang naulinigan nila kagabi. Dapat daw kasi maaga na silang natutulog nang hindi sila nakakarinig ng kung ano-ano tuwing gabi. Nagkatinginan sina Danica. Imbes na balak nila magrason, pinili na lang nilang manahimik. Ngayon nila napagtanto, may ibang ginagawa ang dalawang matanda na kailangan nilang matuklasan. Mamaya kapag aalis na sina Aling Mia at Aling Rosa, samahan mo ko, Danica, ha? Ikutin natin ang buong bahay. Sige po, ate. Pero baka pumahuli tayo? Hindi yan. Magtiwala ka lang. At huwag na din mag-iingay, ha?
Naghintay nga ang dalawa na umalis sina Aling Rosa at Aling Mia para magtungo sa kanilang kahainan. Kagaya ng kanilang nakagawian, ay binilinan sila na manatili na lang sa kanilang silid at huwag na huwag lalabas. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalawa. Kaagad silang nagtungo sa pinto at pinihit ang siradura. Nagulat sila ng mapagtanto na nakakandado ito at hindi na mabuksan. Paano ngayon ito? Ayaw mabuksan. Ate, natatakot po tuloy ako. Baka po kung anong gawin nila sa atin. Shhh! Huwag ka matakot. Nandito naman ako eh. Pero yung tungkol po sa sinasabi mong bata, baka ate may masama silang ginawa roon. Baka ate may ginawa silang masama roon. Natatakot po tuloy ako. Kailangan natin silang makausap. Baka may alam siya sa mga nangyayari dito o kung ano ba talagang ginagawa nila Aling Rosa. Pero ate, di po ba mabait naman sa atin sina Aling Rosa? Mabait nga, pero hindi tayo nakasisiguro kung bakit. Dahil sa pagiging desperado, hindi ko nainisip kung mabait ba talaga o masama ang taong sinamahan natin. Sana naman po, hindi na natin sapitin ang nangyari kin nanay at tatay. Niyakap ni Dalia ang kanyang kapatid. Sa mga panahong ganito, kailangan niya magpakatatag. Alam naman niya na walang mangyayari kung matatakot siya at malamang na mahahawa ang kanyang kapatid. Siya ang panganay at 15 anyos na siya ngayon. Habang si Danica naman ay nasa siyam pa lang. Kaya nagsisilbing protection siya nito. Kaya gagawin niya ang lahat, huwag lang masaktan ang kanyang kapatid. Subukan mo maghalungkat, Danica. Malay natin. Makahanap tayo ng susi o kahit na anong pwede nating ipambukas sa seradura. Sige po, ate. Dito ako sa may aparador. Ikaw? Subukan ko po sa may banyo. Nagsimula na nga sa paghahanap ang magkapatid. Hinalungkat nila at kinalkal ang lahat ng pwedeng paglagay ng susi. Naniniwala si Danica na may magagamit sila kapag hinanap ito ng mabilisan. Makalipas lang ang ilang sandali, narinig niya ang pagtawag ni Danica. May napindot daw umunong ang kapatid niya at hindi sinasadyang nagbukas ang isang parte ng dingding. Nagkatinginan silang dalawa. Ano naman kaya ang ibig nitong sabihin? Malamang may mas natatago pang lihim sa bahay na yon na kailangan nilang tuklasin. Parang kwarto ang nasa likod ng dingding na yan. Pumasok kaya tayo. Ate, baka po may halimaw riyan. Wala naman siguro. Magbabaan po ba tayo ng ilawan? Oo, tapos magdadala na din tayo ng tubig at makakain. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Naghanap sila ng mapapaglagyan ng tubig at pagkain. Saka sila pumasok sa likurang bahagi ng dingding. Madilim sa paligid, pero nagagawa na nilang matanaw ang nilalakaran dahil sa ilawang dala nila. Napagtanto nilang isang bodega ang nasabing silid dahil maraming nakatambak na kagamitan doon, mga larawan at kung ano-ano pang gamit. Huwag kang ihiwalay sa akin, ha? Apo, ate? Tingnan mo ito. May mga larawan ni Aling Rosa noong kabataan niya. Ala? Oo nga. Tapos ito po yata ang mga magulang niya. Yan nga siguro. Halika na, maghalungkat pa tayo. Mas naglakad pa sila hanggang sa may matanaw silang pinto. Sinubukan nila itong buksan. Bumungad sa kanila ang isang hagdanan. Saan kaya patungo ang hagdanang ito? Bumaba tayo, ate? Sige. Pero huwag kang lalayo sa tabi ko, ha? Baka kasi kung anong meron dyan sa ibaba. Bumaba ang magkapatid at hinayaang bumaha ang liwanag sa hagdanan. Nang makababa, ay muling nagulat. Nakita nilang tila isa yung mahabang pasilyo na maghahatid sa kanila sa isa pang silid. Dito pumasok ang magkapatid. Hindi talaga sila papayag na walang matuklasan sa araw na yon. Ano yung parang malangsa?
Kanina ko pa din po naaamoy, ate. Simula na makapasok tayo sa kwarto na to. Halika, subukan natin magtingin-tingin pa. Bakit po may malaking kawa dito? Oo nga, no? Hindi naman po ito mukhang kusina. Pero tingnan mo po, ang ilalim ng kawa. Buhay pa ang apoy sa mga panggatong. Para bang hindi pinapatay? Sinusubukang tingnan ni Dalia ang nakita ng kanyang kapatid. Nagsasabi nga ito ng totoo. Talagang may kakaiba sa lugar na yon. Nagpatuloy sila sa paghalungkat hanggang sa may napansin silang mga hiniwang laman. Parang ganito po yata ang amoy ng karneng pinakain ni Aling Rosa sa atin kagabi. Talaga ba? Apo ate, natatandaan ko po yun. Kung gayon, baka dito talaga sila nagluluto. Sinuri na magkapatid ang karne hanggang sa may maramdaman sila sa sahig. Tila ba madulas na malapot at may nakaharang. Hinawi ito ni Dalia para makaalis sa sagabal nila. Pero nagkataong nailawan niya ito. Gay na lang ang sindak nila nang napagtantong kamay ng tao ang kanilang nahawakan. Sa kasamaang palad, kamay ito ng isang bata. Kamay? May kamay? Ate, kumalma po kayo. Paano ako kakalma? May nahawakan akong kamay ng bata. Putol pa ito. Ano po? Shh! Huwag kang maingay. Baka may ibang makarinig sa atin. Halika na, kailangan na nating umalis. Kumakabog ang dibdib ni Danica sa kaba habang hinihila ang kapatid papunta sa isa pang pinto. Napagtanto nila na isa na naman itong banyo at may malaking paliguan na may kulay pulang likido. Ano kaya ang pulang likidong ito? Malapot ate at malangsa, parang dupo. Bakit magkakaroon ito dito? Ate, hindi kaya may pagkaaswang itong si Aling Rosa? Baka naman po, pinaliligo niya ang mga yon dahil napakaganda niya. Kahit may katandaan na siya, hindi ba ate? Ikaw talaga, Danica. Kibata-bata mo pa, ang dami mo nang naiisip ng mga kwento. Malay natin ate, totoo po ang sinasabi ko. Ay naku, halika na nga, kailangan na nating lumabas. Babalik po ba tayo sa dinaanan natin? Subukan na muna natin ang lugar na yon. Baka may daanan pa sa bandang yon. Gay na lamang ang gulat nila nang bumungad sa kanila ang malawak na sala. Napatingala si Dalia. Ilang beses na kinusot ang mga mata at napatingin sa paligid. Ang sala nga ang nakikita niya. Hala, nasa sala na tayo ah. Apo nga, ang galing. Umikot lang pala tayo. Halika, bumalik na tayo sa ating silid. Baka biglang umuwi si Aling Rosa. Tinakbo na ng dalawa ang kinaroroon na ng hagdanan matapos isara ang pinto na nilabasan nila. Mabuti na lang at may nalalaman din si Dalia kung paano ba isarado ulit ang siradura. Kailangan nating magbihis para hindi tayo pagdudahan. Apo ate? Kaagad na naligo ang dalawa at nagbihis. Tinuro naman ni Danica kung paano pipindutin ang nakita niyang tila ba butones para magsara ulit ang dingding ng banyo. Nakarinig sila ng ingay sa labas at napasilip. Nakita nila ang papasok sa tarangkahan na si Aling Rosa. May kasama itong pulube. Ipinapangako ko, iha. Matutuwa ka sa bahay na ito. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Mananatili ka dito. At ikaw lang ang nasa bahay na ito. Napalingon si Danica kay Dalia. Alam nila na pareho sila ng iniisip. May batang pinapasok si Aling Rosa sa kanyang tahanan. Hindi sa pinakikialaman niya ang mga ito, pero ganoon din kasi ang sinabi ng matanda sa kanila. Ang nakakapagtaka lang, bakit kailangang itanggi ni Aling Rosa na may inaalagaan pa itong ibang mga bata bukod sa bago niyang kasama? Alam mo, Danica,
Nagdududa na ako na baka may ibang ginagawa na hindi maganda yung si Aling Rosa. Ako man ay napansin din po yan, ate. Kaya alam kong hindi magandang plano yung si Aling Rosa. Idagdag pa ang nakita nating napakaraming dugo dun sa lumang banyo. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi mamatsagay natin siya ulit. Kailangan mo'y mapatunayan na tayong mga mali niyang gawain. Paano, ate? Kapag may natuklasin pa tayo, mas masahal pa sinalaman natin. Ano pa nga ba? Eh di tatakas tayo. Natatakot po ako, ate. Huwag ka nga sabing matakot. Hindi naman kita pababayaan. Basta huwag ka lang hihiwalay sa akin, ha? Nagkunwaring walang nalalaman sa paligid si Nadalia at Danica. Hinayaan lang nilang magtanong na magtanong sa kanila ang matanda na naghahapunan sila. Kagaya nga ng kanilang inaasahan, hindi ipinakita ang batang isinama nito sa bahay. Literal na itinago din ni Aling Rosa sa kung saan ang bata. Oo nga pala, bukas ng gabi, hindi ako makakasabay sa inyo sa paghahapunan. Pero hahatdan kayo ni Aling Mia ng pagkain. Ayos lang po, Aling Rosa. Aalis po ba kayo? Hindi naman. Pero may gagawin akong mahalaga. Kaya manatili lang kayo sa inyong mga kwarto at huwag na huwag lalabas. Pagkatapos ng kanilang hapunan, maagang nahiga si Nadalia at Danica. Pero ang lahat ng yon ay pagkukunwari lamang. Nang sa tingin nila ay tumahimik na ang buong kabahayan, naisip nilang gumapang palabas. Pero hindi sila dumaan sa pinto. Hinayaan nila maglagay, kunwari, ng nakahigang figura sa kama para isipin ni Aling Mia na tulog na nga talaga sila. Pero unan lang pala. Ngayong gabi, uungkatin natin ang mga lihim ni Aling Rosa. Maaasahan ba kita sa bagay nito, Danica? Apo, ate? Mangako ka. Ano man ang makita mo sa ibaba, huwag na huwag kang sisigaw, ha? Takot po akong mauli tayo, ate. Kaya pangako po, hindi po ako mag-iingay. Kung gayon, halika na. Walang ingay na dumaan sa banyo sina Danica at Dalia. Hindi sila nag-usap o nagdalaman lang ng ingay sa takot na baka mapansin sila. Pagkababa sa maalikabok na hagdang yon, may naulinigan na silang mga boses. Bumukas ang takot ng dalawa nang marinig na may umiiyak na bata. Mas lalo pa silang lumapit sa pasilyo hanggang sa makagapang sila papunta sa isa pang silid. Dito na sila may natanong na liwanag. Ano po kaya ang nangyayari doon, ate? Shhh! Huwag ka maingay! Pero ate? Kapag pinilit mong magsalita ng malakas, baka mahuli tayo. Halika, tingnan natin kung ano ba talaga nangyayari doon. Sumilip silang dalawa sa kinaroroonan ng malaking kawa. Nagliliwanag na naman ito at may naglalagablab na apoy. Nagkatinginan ang magkapatid. Mukha may nalalanghap silang kakaibang amoy sa loob ng kawa. Natatanaw din nila sina Aling Rosa at Aling Mia na nagtatadtad ng mga rikados. Mia, ayusin mo ang pagtanggal ng balaat. Gagawin ko yan si Charon. Malapit na ang takdang araw ng pagkatay. Dun sa magkapatid, kailangan na nating tingnan kung malusog na ba sila. Narinig nilang sumang-ayon si Aling Mia sa sinabi ng ginang. Mas lalong nagtaka ang magkapatid. Pilit na inaalam kung ano ba talaga ang nangyayari. Ate, pare sila nagluluto. Ano po? Oo nga, pero bakit sa lugar na to? Tagong-tagong nang masyado rito, ah. Baka maalikabok at madilim pa. Baka po may mga bagay silang ginagawa sa... Baka po may ginagawa silang mga bagay na ayaw nilang matuklasan ng iba. Ayun nga, pagkasabi ni Danica ng mga bagay na yon, naglalaway na ang dalawa na kinuha ang langis at pinahid sa kanilang katawan. Hindi makapaniwala ang magkapatid. Habang nagbabago ng anyo ang dalawang matanda, ay may mga napagtanto sila. Pamilyar ang itsura ng mga ito. Kaya nang may matanda ng dalawa, kaagad na napayak si Dalia. Kailangan na nating umalis dito, Danica. Si Aling Mia, si Aling Rosa, sila mga aswang na pumatay sa ating mga magulang.
Ibig po bang sabihin yun? Niloko po nila tayo? Ganoon na nga. Ginawa niya yun para malantakan na niya tayo ng walang kahirap-hirap. Ano na po ang mangyayari sa atin ngayon, ate? Nakapirma tayo ng dugo sa kanyang ginawang kontrata? Kahit pinapirma niya tayo, wala naman tayong sinang-ayon ng batas na hayaan natin siyang patayin tayo. Halika, ngayon din gagawa tayo ng paraan para makatakas. Hindi na nga bumalik sa kanilang kwarto ang magkapatid. Hinayaan nilang isipin na naaling Mia na mahimbing silang natutulog at nagtago sila sa dilim. Naghihintay sila ng tamang pagkakataon para makalabas ng bahay. Dito ka lang ha, may namataan akong asin sa kusina, kailangan ko itong makuha. Ate, ayaan na lang po akong sumama sa'yo, natitakot po ako. Sige, halika, kailangan na nating kumilos. Gumapang nang walang ingay ang dalawa hanggang sa makarating sila sa kusina. Kahit na may mga natuklasan na sila tungkol kina Aling Rosa, alam nilang magaling magpanggap ang mga ito. Kahit natatakot ang mga aswang sa pangontra, ay kay laking hibang nila na tinipon ang mga bawang at asin sa kusina. Para isiping ang mga ito ay ginagamit din nila sa kanilang pagluluto. Ngunit ang totoo, sa lumang silid na yun sila nag-aasikaso ng kanilang mga putahe. Gamit ang karne ng batang nagpanilang sa kanilang mga pangako. Hawakan mo na maigi ang asin. Ako naman dito sa bawang. Gagawa tayo ng sumpit. May nakita na ako din na magagamit natin, ate. Tinuro ni Danica ang lutuan kung saan nakatambak ang mga panggatong. Tama nga si Danica. May nakita silang magagamit nilang materyales para gawing sumpit. Mabilisan nilang inasikaso ang mga ito at gumawa ng balang dinikdik na bawang. Anong gagawin natin pagkatapos, ate? Iisa-isahin natin ang mga kwarto para iligtas din ang mga batang kagaya natin na ikinulong ni Aling Rosa. Sabay-sabay tayong lalabas sa bahay na to. Lumakas nga ang loob ng magkapatid at sinadya mag-ikot sa buong kabahayan. Lahat ng silid ay kanilang binuksan at natuklas ang may mga bata talaga nakatago sa iba't ibang kwarto. Depende sa kung gaano na sila katagal. May iba na hindi na makabangon sa sobrang katabaan dahil pinakakain na raw ng matanda ng karne ng kanilang kapwa bata. Awang-awa si Danica at Dalia, kaya nakaisip sila ng paraan. Lalabanan nila ang aswang at aalis sila sa bahay na yon. Makinig kayo. Lahat tayo ay hahawak ng mga bagay na pwede nating gamitin para masira ang pinto. Sama-sama tayong lalabas ng pinto. Walang mauuna at walang maiiwan. Maliwanag ba? Sumunod tayo kay ate? Magkaagapay ang mga bata sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa may pinto. Nasa mga sampu pa ang nailigtas sina Danica at Dalia na ayon sa ibang nakausap nila ay nauna na daw lutuin ang dalawang aswang. Sila ay nanluloko ng mga bata, nagkukunwaring mabubuting tao, naaalagaan daw ang kagaya nila. Pero hindi dahil nasisiyahan sila sa pagtulong, kundi pinatatabalang nila para gawing pagkain. At ang mga tira-tirang karne ay hinahalo nila sa mga putayang tinitindan nila sa kainan. Akala ko, masaya na tayo kahit nakatikim tayo ng matinding kalungkutan mula nang mawala ang ating mga magulang. Pero ngayon, malalaman kong mas masahol pa pala sa mga nangyayari sa paligid dahil sa panuloko nila sa atin. Okay, bumalungkot ate. Makakaalis na din naman tayo dito eh. At sino naman na may sabi sa inyo na makakalabas kayo sa bahay na to? Gimbal na napaatras sa mga bata nang makita nila si Aling Rosa. Kakaiba ang kanyang aura kumpara sa una nila itong nakilala. Kahit hindi ng paglalaway niya na tila ba hindi na mapapagtigil pa. Salip na gumaya sa ibang mga bata, piniling maging matapang ni Dalia. Gamit ang kanyang sumpit, hinipan niya ito at sinadyang patamaan si Aling Rosa. Napasigaw ang matanda nang tamaan siya sa mukha at malapnos ito. Walang modo kang bata ka. Pinaso mo ang aking mukha. Hindi mo ba alam kung gaano katagal kong binabad ang katawan ko sa dugo ng aking mga biktima? Para mampanatili lang ang kagandahan ng aking mukha. Manluloko ka, Aling Rosa. Niloko mo kami ng kapatid ko. E ano naman ngayon?
Ako na doon mamay-ari sa inyo. Wala na po kami pakialam sa kontrata ninyo. Hindi din nyo hawak ang buhay namin. Nang itaas ni Dalia ang kanyang mga kamay, nagkanya-kanyang ataka kay Aling Rosa ang mga bata. May nakipagsakalan sa kanya gamit ang mahabang tela. May sumakay sa kanyang likuran at sinasabunutan ng kanyang buhok. May pinapalo siya ng panggatong at may tumitira sa kanya ng sumpit. Hindi kami papayag na basta mo na lang kaming saktan, Aling Rosa. Pagmamay-ari namin ang buhay namin at hindi mo kami dapat na kinukontrol. Wala kayong karapatang sirain ang mga plano ko. Masahol pa kayo sa mga binili. Kaya wag na kayo mangarap ng kung ano-ano. Bitiwan mo kami ng ate ko? Sa kasamaang palad, may kakaibang lakas na taglay ang mga aswang kagaya ni Aling Rosa. Nagawa niyang itulak ang lahat ng mga batang may balak na... sa kanyang masama. Kaya naman hindi na nagawa pang makalaban ni Nadalia. Mia, kunin mo ang mga bata at ikulong. Hindi kami papayag. Tinulak ni Dalia si Aling Rosa kaya natumba ang ginang sa sahig. Gayun din ang ginawa niya kay Aling Mia, sabay hila sa kamay ni Danica. Nagsigaya ang ibang mga bata at kaagad na nagtakbuhan palayo. Swerte naman na hindi nakasara ang pinto, kaya nagawa nilang lumabas ng bahay. Tila ba sa sabak sa gera ang lahat? Habang kay tatapang ng reaksyon sa kanilang mukha, walang sino man ang nais na magpatalo o matras. Lahat sila nais na makalaya. Ate, napapagod niya po ako. Doon tayo magpahinga. Galit naman si Aling Rosa habang tinataro ang papalayong mga bata. Kailangan niyang habulin ang mga ito, lalo na ang magkapatid na Dalia at Danica. Oras na makapagsumbong ito sa pulis, ay baka sila na ang hulihin ng mga ito. Mia, huwag kang tatanga-tanga. Habulin mo ang mga bata. Kinuha kaagad ni Mia ang botelyang may lamang langis at kaagad na pinahid sa kanyang buong katawan. Ganon din ang ginawa ni Aling Rosa. Habang nagpapahid, may inuusal siyang ritual. Diyos ng gabi, ako'y dinggiin. Pakpak ng kadilimaan, ipagkaloob sa akin. Mga pangil na matulis, ibigay at ialay. Kapalit ng kaluluwa ko, na walang hanggan ng pagsisilbi sa'yo. Ilang sandali lang, nasaksiyan ni Aling Mia ang pagbabago ng anyo ng kanyang amo. Nagkaroon ito ng matingkad na kulay pulang mga mata. Ang pakpak na malapanike ay ikinampay. Kasabay ang pagbalasik ng mukha nito. Halika na Mia, habulin natin ang mga nakatakas sa mga batang yon. Kaagad nga nilang hinabol ang mga batang nakasunod sa pagtakas si Nadalia at Danica. Hindi na nakaangal ang ilan sa kanila at dinamba ng dalawang aswang. Tanging iyak na lang ng mga ito ang nakaabot sa kinaroroonan nila Danica at Dalia. Ate, natatakot po ako. Mukhang pinatay na nila Aling Rosa mga kasama nating bata. Huwag kang matakot, Danica. Mas nakakalamang pa din tayo sa kanila. Tandaan mo, nasa labas tayo at malayo makahingi ng tulong. Napaiktad ang dalawa nang makita ang mabilis na pagtakbo ng isa sa mga bata. Nagulat sila nang daluhungin ito ng nilalang at kaagad na binutas ang maliit nitong katawan. Kitang-kita nilang dalawa kung paano nagkagutay-gutay ang katawan ng bata na babae. Kamakailan lang ito dinala nila Aling Rosa sa kanilang tahanan. Akala ba ninyo, makakatakas kayo sa akin? Nagkakamali kayo. Ngayon Dalia, lumabas kayo. Kuyum ang mga palad na lumitaw mula sa kanilang pinagtataguan na magkapatid. Maghawak ang kanilang mga kamay. At hindi kinakabakasan ng takot si Dalia. May hawak itong kutsilyo. Si Danica naman, may hawak na bato. Lubayan mo na kami, Aling Rosa. Sapat ng kabera ng pagpapatira mo sa amin ang ginawa mong pagpatay sa mga magulang namin. Hindi, ate. Malaki ang pagkakautang nila sa atin. Nananayimit tayo sa ating baryo, pero ginilan nila tayo. Sinira nila ang buhay natin.
magbabayad ka sa lahat ng utang mo, Aling Rosa. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi ka namin natatalo. Sinong tinatakot ninyo? Eh mga bubwet lang kayo. Hindi ninyo ako kaya. Pero kayo, magagawa kong tirisin na parang mga kutong lupa. Kaya wag na wag ninyo ako nga hamunin. Patakbong dumaluhong sa kanila ang aswang na matapang naman na sinalubong ni Nadali at Danica. Marahil, hindi inaasahan ng aswang ang kanilang binabalak. Nang malapit na kasi si Aling Rosa, ay kaagad niyang inilabas ang kanyang sumpit at mabilisang tinira ng bala niyang bawang ang matanda. Umatungal ito sa sakit ng tamaan ng bawang, kaya gayon na lang pagkatakot ng dalawang bata. Kailangan na natin siyang tapusin. Oo, Danica. May dilala din akong garapon ng asin. Siguradong mamamatay siya rito. Akin na po, ate. Iabot mo po sa akin. Walang pag-aalinlangan na iniitsa ni Dalia ang garapon ng asin kay Danica. Nasalo naman ito ng kapatid. At dumakot, saka isinaboy sa papalapit na si Aling Rosa. Nang makita nilang umusok pang lalo ang mukha ni Aling Rosa, tinangka pa sana ni Aling Mia na lumapit para tulungan ng matanda na hindi na nito magawa. Paano, maging si Aling Mia ay hindi nila pinatawad at kaagad din pinagsasabuyan ng asin ang mukha at buong katawan. Katulad ni Aling Rosa, nagkikikisay ang aswang at hindi na napigilan pang pagkalapnos ng kanyang balat. Halika na, Danica, umalis na tayo. Hindi kayo makakaalis sa lugar na to. Imbes na papatakbo na sana ang dalawang bata, ay nahagip naman ni Aling Rosa ang paa ni Danica, dahilan para maudlot ang kanilang pagtakas. Ate Daya, tulungan mo po ako. Mamamatay man ako. Sisiguraduhin kong ikaw magiging huling hapunan ko. Wag! Hindi na alam ni Dalia kung paano siya nakalandag ng pagkataas-taas. Ang alam lang niya, nakasampa na siya sa leeg ni Aling Rosa at nakipagtagisan na ng lakas. Halos wasakin na niya ang mukha nito sa kakasaksak at hindi na napigilan ng bugso ng damdamin. Kinuha mo na ang lahat sa amin. Pati ba naman kapatid ko? Kukunin mo pa? Hindi ako papayag. Ate? Papatayin ko pa din kayo. Napapikit na lamang si Danica nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng itsura ni Aling Rosa. Nagkabutas-butas ang buong mukha nito hanggang sa leeg dahil sa tinamong saksak mula sa galit na si Dalia. Ate, tama na po. Sobra na ang pagtitimpi ko sa aswang na to. Nanay at tatay natin ay pinatay niya. Tapos ngayon tayo naman ang pag-iinteresan niya. Hindi na pwede yun. Hindi ako papayag. Kahit magwala ka pa, papatayin ko pa din kayo. Kaya huwag mo nang sayangan ang lakas mo dahil kahit sugatan man ako, ay hindi ako mamamatay ng saksak lang. Alam ko naman po yun, kaya nagbaon po ako nito para ikaw ay tuluyan ng mamatay. Hindi na nakapalagpa ang aswang nang makita niyang binuhusan ni Dalia ng bawang at asin ang kanyang mukha. Umuusok ito at nakarinig pa si Dalia ng tila ba pagkaing piniprito. Mas lalong naagnas sa mukha ni Aling Rosa at tuluyan ang nagwala. Tinangka siyang tulungan ni Aling Mia na kagaya niya ay lapnos na din ang mukha. Pero nagalit lang siya at nakapaglaban sa kanyang kasamahan. Walang hiya ka, Mia. Pinabayaan mo ko. Ngayon, tayong dalawa ang magtutuos. Napaatras si Dalia, sabay hila sa kanyang kapatid, nang makita nagtatagisan ng lakas ang dalawang aswang. Lumaban din naman kasi si Aling Mia at kinalmot din ng maraming beses ang kanyang tinurig. Ang kanyang tinuturing na amo. Ayon pa sa kanya, hindi na niya kayang hayaan si Aling Rosa na basta na lang siya saktan sa lahat ng pagkakamali niya. Lalo na ngayong nais na lang namang tulungan ng ginang, pero siya pa ang lumalabas na masama. At sumasagot ka na, hindi kita mapapatawa at lapastangan ka. Ikaw ang una kong lalantakaan. Alam ni Nadali at Danica na dehado si Aling Mia, lalo na't mas malakas sa kanya si Aling Rosa. Kagaya nga ng natuklasan nila, sabay maligo ng dugo ng tao si na Aling Rosa.
kumakain siya ng karne ng bata at mga lamang loob. Gumagamit din ng ritual para magbago ang kanyang anyo. Samantalang si Aling Mia ay isa lamang normal na aswang. Walang natatanging kakayahan at walang pambihirang lakas. Kaya matapos magpagulong-gulong ng dalawa sa lupa, nakakalamang pa din si Aling Rosa. Nagawa niyang ibaon ng kanyang kamay sa dibdib ni Aling Mia. Walang nagawa ang kawawang babae, kundi ang magpabulwak ng dugo sa kanyang bibig. Gayunpaman, uutal-utal pa rin itong bumaling sa kanila at sinabing may kahinaan si Aling Rosa. At ito'y ang saksakin siya ng kutsilyo sa dibdib. Galit na galit si Aling Rosa nang marinig ang sinabi ni Aling Mia. Ngunit hindi niya ito nagantihan pa dahil namatay na ang babae. Walang hiya ka, Mia. Hanggang sa kamatayan, niloloko mo pa din ako. Magbabayad ka. Danica, narinig natin ang sinabi ni Aling Mia. Kinakailangan ko ng tulong mo. Kailangan natin na masaksakang aswang sa puso. Sa ganitong paraan matatalo natin siya. Tutulong ako, ate? Kung ganon, simulan na natin. Naghanap ng maipapanlin lang ang magkapatid sa aswang hanggang sa mahagilap nila ng tingin ng makapal na tela na kanina lang ay daladala ni Aling Mia. Dinampot ito ni Dalia at isinaklob sa ulo ng matanda. Gayun na lamang pagpumiglas ng ginang, pero mabilis namang tinali ni Danica ang sabandang leeg ng tela kaya wala na makita si Aling Rosa. Nagpumiglas ang aswang at nanlaban. Sinusubukang sindakin ang dalawang bata na hindi naman na nagtagumpay. Hindi na epekto ang pananakot mo sa amin, Aling Rosa. Tama, ikaw na po ang dapat na matakot dahil matatapos ka na ngayon. Hindi ako papayag. Gaano man ka gusto ni Aling Rosa na matalo ang dalawang bata, hindi niya magawa. Paano'y maliban sa pakikipaglaban sa kanya, nagawa ding magdasal ng palihim ng dalawa hanggang sa makita nilang dapat ng saksakin ng aswang. Sa murang edad ni Dalia, gagawin na sana niya ang pinakamabigat na kasalanan na kayang gawin ng isang tao. Ngunit kung kailan itatarak na niya ang kutsilyo sa dibdib ni Aling Rosa, saka naman may mga dugo ang kamay na pumigil sa kanya. Gayun na lang ang gulat nila nang makitang ang kamay pala ito ni Aling Mia. Kahit dugon at nangihina, ay may buhay pa rin. Ha? Aling Mia? Tumango si Aling Mia at nginitian ng dalawang bata. Maya-maya lang, ginamit niya ang kanyang lakas para makuha kay Dalia ang kutsilyo. At siya na ang sumaksak sa aswang na si Aling Rosa. Ayaw daw niya na magkasala si Dalia. Kaya kailangan na siya ang sumaksak sa kanyang amo nang matapos na ang kasamaan nito. Kahit po isa ka ding aswang kagaya ni Aling Rosa, alam ko pong hindi ka gaano kasama. Kaya nagtitiwala po ako sa inyo na magagawa mo po ang lahat para sa ikakatahimik ng lahat ng kanyang pinatay. Tama po si Ate Aling Mia. Gawin mo po ang tama. Alam ko po na magagawa mo po yun dahil nararamdaman naman hindi ka gaano na masama. Ngumiti sa kanila si Aling Mia pagkaway malakas na hinataw ng saksak ang aswang na nagpaliwanag sa dibdib nito. Hindi makapaniwala si Danica sa kanilang nakita. Kahit po isa ka ding aswang kagaya ni Aling Rosa. Patawad po, Aling Rosa. Pero oras mo na po. Sana matahimik ka na sa pupuntahan mo. Salamat po sa mga panahong naging magulang ka namin. Kahit papaano, kahit nabunga ng kasama na nagtulak sa inyo para saktan kami. Alam kong hindi ka naman gagawa ng mga bagay na ito kung hindi ka po naipit sa kung ano po ang taglay mong pagkatao. Maraming salamat po sa lahat, Aling Rosa. Kahit na alam ko po mahirap, pero sana po tanggapin mo po ang konsekwensya ng ginawa mo po sa lahat ng pinatay mo. Tama kayo. Hindi naman talaga ako masama. Napilitan lang ako dahil isa akong aswang. Yun ang pinamukha sa akin ng aking mga magulang. Kaya patawarin niyo ako. Ninyo, kung nagawa ko ang mga bagay na ito, salamat. Tinanggal ninyo ang sumpa ng aking pagkaaswang. Matapos itong sabihin ng mga katagang yon, ay bumagsak na sa lupa ang katawan ni Aling Rosa. Nagulat sila nang maglayab ito at naglalagablab hanggang sa hindi na nila mapigilan at napatayo na sila sa takot na matalsikan ng mga abo mula sa katawan ni Aling Rosa. Nang tuluyan na siya maglaho,
Tinulungan nila si Aling Mia sa pagbangon. Gay na lang ang gulat nila nang tuwa sila nitong niyakap. Maraming salamat at niligtas si Dinok sa sumpa. Masaya po kami kung ganun, Aling Mia. Tulungan ka na po namin na bumangon. Kay tagal ka ding nalubog sa hipnotismo ng pag-aswang ni Aling Rosa. Mga 2 taon din. Kaya hindi ko na nagawa pang makauwi sa aking pamilya. Kayo ay nagpalaya sa akin. Masaya din po kami para sa inyo, Aling Mia. Pwede na po kayong umuwi sa mga pamilya ninyo. Alam mo, pwede ko kayong isama sa bahay. At ipahatid sa aking asawa sa bahay ang punaan. Sigurado akong maaalagaan kayo ng gusto ng mga madre doon. Hayaan ninyo, lahat ng ari-arian ni Aling Rosa. Ipapagkatiwala ko sa inyo. Nang sa gayon, magamit ninyo pagsapit ng inyong tamang mga edad. Palaguin ninyo at ipagpatuloy ang pagtulong sa kapwa. Tatandaan po namin yan, Aling Mia. Maraming salamat po. Mula nga noon, naging maayos na ang kalagayan ni Nadalia at Danica. Minalis sila ng mga madre at mas tinuruan pa ng magandang asal. Ano, Danica? Masaya ka ba kung nasaan tayo ngayon? Apo ate, mas mainam na ito kaysa sa makatira tayo sa mga tao nagpapanggap na mabait pero may itinatago palang lihim. Hayaan mo, hindi naman kita pababayaan. Saka mahal na mahal kita, kapatid ko. Salamat po ate. Para din hindi nawala si nanay at tatay sa katauhan mo po. Kasi pinoprotektahan mo po ako. Ganyan naman talaga magkakapatid. Nagmamahalan at nagtutulungan. Niyakap ni Dalia ang nakababatang kapatid. Wala na siyang mahihiling pa. Alam niyang matatahimik na din sila at malayo na sa kapahamakan. Lalo na't wala na din naman si Aling Rosa.